ang sabi ko sa aking post, since tapos na ang aking ano, huwag tumigil, di ako. Luka! Ang tawag sa content na to ay free, ano? So ang tawag sa ang tawag sa content na ito, so ang tawag sa vacation every single day, cause I love my occupation. Hey, I'm on vacation every single day, every single day. What's up mga kapurebs? Another kalokohan na naman ang ating gagawin. Char! Welcome back to our YouTube channel! Hello mga kapurebs! Ito nga ang ating bagong content. So ang tawag sa content na ito ay Questions with Me. Kung saan nag-post ako sa aking social media account na Facebook na ito, na kung saan sasagutin ko sa content na ito. So, umpisahan na natin mga kapurebs! First questions from Mart Allen Figueroa. Oy, si Nate. Ang question niya ay, paano magka-jowa? Ilang taon na kayo? Paano tumagal yung relationship nyo? Kamusta yung grades? Char. Huh? Paano ba nga ba magka-jowa? Siyempre, kapag ano, pag magka-jowa ka, dapat sure na nasa stable ka na status ng buhay mo. Paano mo nasabi? Dapat ready ka talaga sa pagjojowa, kasi yung pagjojowa hindi siya yung parang haro lang na kapag gusto mo is game na game ka. Pero kapag alam mo yun at the end of the day ng pagpasok mo sa relationship nyo is gusto mo na agad i-game over. Kumbaga sa laro lang yan, dapat bago ka pumasok sa isang laro, dapat seryosohin mo. Aalamin mo muna kung ano yung pinasok mo. Para nang sa ganun is at the end, hindi ka magsisisi sa decision mo sa pagpasok sa isang relasyon na yun. Ganun lang yung pagjojowa, hindi yung magjojowa ka dahil gusto mo lang may experience, ganun. Dapat may ano ka, dedication ka, tsaka sinisigurado mo na alam mo yung pinapasok mo, kasi ang pagjojowa kasi mahirap yan eh. Hindi lang siya yung parang basta ang gulo. Kasi ang relasyon is magulo yan. Minsan masaya ka, minsan hindi. Dapat ready ka sa mga ganong bagay. Harot? Dapat ready ka sa mga ganon na mangyayari. Kasi hindi biro ang pagpasok sa isang relasyon. So ikaw dapat, huwag mo man ang isipin magjowa. Kasi alam mo yun, mahirap magjowa at mahirap din magkajowa. Magkaiba kasing bagay. So kamusta grades ko? So ayun, may isang parang basta okay naman ako, pero parang hindi. Kasi may, alam mo na, hindi ko pwede sabihin. Chat ko na lang sa'yo. So next question niya ay, paano tumagal yung relationship? So simple lang. So yan ang sinabi ko kanina, bago ka pumasok sa isang relasyon, dapat ready ka sa mga bagay na mangyayari. Katulad na may away, may bate, isang mauwi pa sa breakup. Kaya dapat ready ka sa mga ganyang bagay. Kasi ang pagpasok sa relasyon, dapat ready ka dyan. Dapat lagi ka may bala. Dapat alam mo kung ano yung pinasok mo. Para sa bandang huli, hindi ka masasaktan, hindi rin siya masasaktan. So next question is from Ian Santos. Paano mo nahanal ang pagiging isang Vince Lister mo despite of any struggles or obstacles, hindrance, and so on, especially sa love life mo? Shout out na din kay Boss Gab. Haha, mention mo na din ako, Kati K. So, paano ko nga ba na-handle ang pagiging dislist ko? Not totally na consistent ako sa pagiging dislister ko, pero may some point kasi na every semester, every grading namin is may laging may isang lumalagpak na subject wherein hindi naman, ano, alam naman namin sa sarili namin. Lahat binigay namin, nagbigay kami ng effort sa pag-aaral, talagang bigay todo ko, ganon. Talagang ma-effort ako sa pag-aaral. Kahit yung mga dapat na hindi deserve pag-effortan, pinag-effortan ko, mapa-minor man, hindi kaya mapa-major. Binibigyan ko ng effort. Pero kasi sa college kasi, iba na eh. Ibang-iba na siya sa elementary, high school, senior high. Ibang-iba na yung bigayan doon na kahit
na kahit na bigay mo na yung best mo, bigay mo yung effort mo, napagod ka na, nagpuyat ka na, lahat, as in yung 100% na best mo binigay mo na, nasa proof pa rin yun kung bibigyan ka na ng mataas. Kasi may mga proof ka, mataas magbigay. Pero hindi na may mga proof na, oo, nagbigay ka ng best mo, nagganyan ka, nagbigay ka ng ganito, nag-effort ka ng ganyan. Yung as in kitang-kita, pinamukha mo sa kanya may effort ka. Pero at the end is, bababa pa rin yung binibigay niya. May mga ganun kasi na proof na parang as in isusumpa mo na lang siya after bigahin ng grade. Ganun. Paano mo nasabi? Talaga may iwasan yun na, ano, na magkaroon ng ganun proof. Pero at the end naman is masaya ka pa rin kasi at least, di ba, hindi yung bagsak na bigay niya sa'yo. Grade. So next question is from Mira Park. Ate Rose, Mira Park. Where do you hope to be 5 years from now? Or 10, 15? And do you think kasama mo pa si Ayla? Harot? I hope someday na isa na ako sa mga successful na marine engineer. Kasi yun talaga naman yung pinunta ko eh. Yun talaga yung parang pakay ko. After 10 years, yun, marami na ako napundar. May sarili na kami restaurant para kay mama. May sarili lang akong bahay para kala ate. At may sarili rin akong bahay para sa amin ni Ayla. Ganun. Marami akong plan about sa future. Yung pangalawa niyang tanong. And do you think kasama ko pa si Ayla? Of course, kasama ko pa yan. Never ako gi-give up yan. Kahit tupakin yan, kahit kambal niya to. Paano, kasama ko pa rin yan. Tsaka isa rin yan sa mga inspirasyon ko kung bakit nag-aaral ako. Isa din siya. Next question is sa best friend ko, kay Russell N. Flores. Ito pala yung YouTube channel niya. Paki-subscribe po ang aking tropa. Ang question niya ay, Cadence ka na ba? Haha, pa-wash out na din. Yes! At kasama ka. Nalala ko yun yung, ano, yung grade 7 ako, first day namin. Marami kami. May guidance kami. Kasi pumunta kami sa may guidance office. And then, may nakita kami doon na mga picture ng mga ano, picture ng mga teachers, yung organizational chart nila. Nakon sa amin, nakita kami isang teacher, hindi ko na mabanggitin, tawa kami ng tawa. And then next scenario, habang tumakatawa kami, syempre siguro maingay, ganyan. May teacher na lumabas doon sa may ano, sa guidance office. Tapos tawa din siya ng tawa, sinasabay niya kami ng tawa. Tapos yung pagtingin namin sa kanya, hindi namin alam na principal na pala yung tumatawa sa amin. Tapos, ayun, edi piningot niya ako, pingit niya kami. Pinungit niya ako. Kasi iyak ako na iyak nun. Kasi syempre, first time ko lang na ano, mag-guidance. Tapos ganun pa, first day pa ng grade 7. Grabe yung pangyayari yun. Nakala ko talaga, ano, di na ako makakakaroon. Kasi syempre, di ba, bata pa, ganun. Di ba yung isip mo? Talagang kabado ka sa mga bagay na ganun. So next is Jocel Lustre Salasa. Bakit di pa ako ina-add ng classmate mong taga Ames? Ako ba dapat mag-add ko ng answer mo? Oh, alam mo, kilala mo yan. Shout out kay Jocel Salasa at kay sa tropa ko, kay Alibang. Nung pinost ko na nakaraan sa wall ko na ano, na si Manlo Loyal na naghahanap ng bebe. So next is Nathaniel Adrian, best friend ko to. Ang tanong niya ay, totoo ka ba sa akin? Siyempre, hindi man tayo tatagal na magiging magkaibigan kung hindi ako totoo sa'yo. Paano mo nasabi? The next question niya ay, sure ka na ba sa pagsisiman mo? Of course, kasi bago ako pinasok yung mundo ng pagsisiman, siyempre, inisip ko muna ng ilang beses yan. Bago ka kasi pumasok sa isang sitwasyon, dapat mag-isipan mo muna yan ng mabuti. Sa ganun, hindi ka magsisisi sa bando. So ito nga pala yung YouTube ano niya, channel niya. Paki-subscribe po. Marami po siya ng ano, mga videos niya na nakakatawa. So next is LG Castaneda Basco. Wala ka ba irereto? Oh! Kilala mo kung sino ka. Ito ulit yon. Siya ulit yon. Siya na lang tanongin nyo, wag ako.
So next is kay Angelica De Leon. Kung magiging hayop ka, bakit gorilla? Tanong ko sa'yo, kung magiging hayop ka, bakit gorilla din? Paano mo nasabi? Karot! Shoutout ka din po. Shoutout sa'yo, Angelica De Leon. Kaibigan ko to ng senior high. So next is Richard Blanco Kalitang. Pag nagka-jowa talaga ako, mag-YouTube din na po. Karot! Shoutout kay Richard Blanco Kalitang. Tropa ko to sa AIDS. Ka-scholar ko din to. The next, Shelly Bajo Diaz. Shoutout ko na lang kami ni Zevi. Shoutout sa ati ko. Miss ko na kayo. Pati yung pamangkin ko. The next, JD Alpaura. Idol. Oh. Shoutout sa Pisang Pumpog. Next, kay Ayla Kabili Mandiola. Harot. Kay bebe ko. Shoutout kay bebe ko. Ang tanong niya ay, bakit ako? Bakit nga ba ikaw? Gili-gili. Siyempre, sino ba gusto mo? Diba? Siyempre, ikaw lang, sapat na. Ikaw lang, sapat na. Unang araw pa lang binahal na kita. Bakit ba ganito ang aking nadama? Paano mo nasabi? Next, kay Christy Andrada. Anong niya, may tuhod ba ang Diyos? At bakit wala pa rin mas promotion? Alam. So next, bakit wala pa ring mass promotion? Ano ka? Anong wala? Meron na. Sa amin nga meron na eh. Sa AIMS sabi, ang ready na kami para sa next school year, which is sa August 21, yun na yung start ng klase namin ulit. Ewan ko lang sa iba kung meron na. Depende sa school nyo, tanungin mo. Sa akin mo tinanong. Next, ay Angel De La Cruz II sa kaibigan ko. Bakit tinangkin mo yung piso sa perya kahit di naman sa'yo? Pa-shoutout po. Siyempre, bowl natin hindi binalik. We set. Tanalo tayo nun eh. Hindi niya binigay. Kaya... Paano mo nasabi? Kaya dapat pang-angkin tayo sa iba. Kaya dapat pang-angkin tayo sa iba. Char. Shoutout sa'yo, Angel. Angge. I miss you. The next is kay Lawrence Labenja Paa. Ay, nasabi ko. Nalong niya, 10 years from now, tingin mo ba successful ka na? Nasagot ko na yan kanina eh. Depende. Depende yan sa bibigay sa atin ng ano, ng panahon. Kung para sa atin ba talaga to, ganyan. Ewan, siguro, maybe. Next tanong niya ay, what is your ultimate goal? So, ang pinaka-ultimate goal ko sa buhay ko is yung matulungan yung parents ko. Pero kung aside sa parents, syempre, is yung maging successful ako. So, ganun din yun. Pag naging successful ako, matutulungan ko din yung pamilya ko. Ganun na. Next, kay Jonaline Aragon Pili. Kaibigan ko to, si Banana. Shoutout sa'yo, Banana. Sabi niya, kulang ng tulfo. Next, kay Julius Marañon Calyado sa best friend ko. Ang tanong niya, sino-sino ang top 5 priority mo sa buhay at bakit? Top 5? Bakit top 5? Hindi ako magbibigay ng specific na top 5 kasi lahat naman eh. Marami akong pamilya, marami din ako kaibigan, lahat sila priority ko. Kaya hindi ko kailangan magbigay ng top 5 kasi baka mamaya magalit yung iba, hindi ko ma-mention. Baka sabihin, ano, favoritism. Next yung tanong is, ano ang best memory mo na kasama ako at di mo malilimutan? Pa-shoutout best, support kita. Keep safe kayo dyan. Wow, sit naman ang best friend ko. Pinaka-best memory ko, syempre, yung... Siguro yung nag-dance for Ocos tayo, yung nagsasayawan tayo, nila Nathaniel, nila Potpot, nila Mark Dewey. Yung pinaka-best memory ko kasi
doon ko unang nararamdaman na in ako sa inyo, sa grupo nyo, na kaibigan nyo ako, gano'n, na parang doon ko nararamdaman na, ay, ito, kaibigan ako ng mga to, tas kaibigan ko sila. So, yun yung pinaka-best memory ko, so far. So, next, kay Janelu. Shoutout sa'yo, Toops. I miss you, Toops. Tanong niya, bakit ka nagmamakaawa sa Big Bowl? Eh, akin naman yun. Siyempre, ano pet, pinagtanggol ko. Sayang din yun, no? Ganun ganda kasi yun, mga kabareps, na gano'n kami, perya kami. Tapos, yung sa may ano, tawag ito, hagis-hagis sa piso, yung mananalo ka ng bowl, baso, gano'n, chicheria, gano'n. Eh, pumunta sa bowl yung piso namin. Eh, siyempre, sobrang inis namin. Dami na... Daming dinastos dun eh, puro barye. Kahit sabi mong barye, pera pa din yun, di ba? Eh, nanalo kami, pumasok dun sa may box, yung ano, piso namin sa may bowl. Eh, nanalo kami, biglang biningwit ng ano, nang nagbibingwit na babae na banta. Eh, nainis kami, sigaw kami dun, na, oh, yung bowl, ate, yung bowl! Eh, di niya nakita na ganun-ganun lang, tapos di niya kami pinapansin. Eh, di yun. Yun yung part 2 na sinabi ni Angge na... Bakit nakahangkin ako ng 8 ng barya? So, ayun. Ginoon ko po sa yung nag-angkin kami ng mga barya na kahit kanina. And next is Dan Lacerna. Support ko. Char. Si Sir Dan. So, ito po yung YouTube channel niya. Paki-subscribe po. So, next question is kay Jem Mayo. Kaibigan namin ng bebe ko. Anong pangyayari sa buhay mo na pinaka-pinagsisihan? Tiyan ko, ano ba? Ayun, wala naman ako pinagsisihan sa buhay ko dahil yun nga, gaya ng sinabi ko, bago magawin yung isang bagay, dapat pag-iisipan mo muna siya ng maigi nang sa ganun ay hindi ka magsisi. Kumbaga, turo sa akin ni mama na ganito, bago mo gawin yung isang bagay, isipin mo muna kung ano yung mangyayari sa'yo, kung magiging okay ka ba, kung pagsisihan mo ba ito bandang uli. Wala naman ako pinagsisihan kasi pinili ko yung sitwasyon na to at ginusto ko to. At bago mangyari ito, inisip ko muna ng mag-igi. Bago ko pinag-desisyonan mapunta sa ganitong bagay na to. So, ayun. So, next is kay Ben Van Jet Troyo. Shoutout kay Kuya Ben. Sabi niya, ebe, kikakilig ni men. So, ayun lang guys, ang questions for today. Sana may natutunan kayo sa video na to. At nag-enjoy kayo sa aking video. And don't forget to like at comment kung ano pa yung mga gusto nyong gawin naming content sa next aming video. Then share and ring the notification bell para lagi kayo updated sa aming videos. See you in our next vlog, mga ka-friends. Bye!